Today we'll be installing L&T springs on the Toyota Altis. So fender gap check tayo mga AUTOBOYS. So he's using Arrivo tires, nakarota fighter 10 siya. Size is 2, 3, 5, 40, 18. So front driver side, though hindi ganun ka pantay yung parking level dito, sikip yung 3, pero para sa akin 3 finger gap to, kasi yung 2 masyado na maluwag. 3 finger gap front driver side. Then yung rear nya almost 4, pero to be accurate, no, 3.5 finger lang. Okay. Then rear right, ayan, ito 4 finger gap. So consider na lang natin 4 finger gap yung rear nya. Then yung front 3. So 3 front, 4 yung rear. So gusto na natin. So, AUTOBOYS, fender gap check tayo. Na-install na yung L&T springs. Fender gap check tayo prior road test. Kanina, 3 front, 4 yung rear. Mapa left or right. So, ngayon, hindi na kasi yung 3. So, daliri ko din yan. Sikip yung 2. As expected, nasa mga 1.5 na lang to. Ayan. Yung tamang pagsusukat, 1.5. Tapos pag nagsettle pa yung spring, maka mag one finger gap na lang yan. Si boss, gusto niya magkapal ng gulong. So, lalong lilit yung fender gap pag mas malaki yung or makapal yung gulong. Okay? Pero yung ground clearance mo, mas tataas. So, ni sikip na yung 2, hindi na talaga siya kasya. So, 1.5. Huwag kayo magsusukat ng pataas yan. Kasya yan. Pero maganda kasi upset ni sir. Kaya, yan. 1.5 from 3 naging 1.5. So yung rear, kung 4 siya kanina, mga 2 to. So hula lang. Ayan, sakto. Yan ang saktong 2. Walang daya. Yung kanina, sikip yung 2. Kaya ginanon ko yung daliri ko. Ayan, 2. So ganun din sigurado itong kanan. From 4, 2. Ayan, 2 finger gap. Saktong 2. Hindi kasi yung 3. Hindi kasi yung 4, 2 finger gap. Okay, then yung front, from 3, skipping 2, 1.5. okay, so road test muna si boss para makita kung may unwanted noise or whatsoever. Thank you, bro. So
suabi daw yung ride after niya mag-road test.